Isa ako sa mga avid listener ng iyong programa na gustong mag-share ng totoong kwento ng buhay. Pero bago ko magsimula ay nakikiusap ako na pakitago na lamang ako sa pangalang Egai. 37 years old na ngayon at tubong Maynila. Nagsimula ang kalbaryo ko sa pag-ibig noong nasa college pa lamang ako. May naging girlfriend ako na niligawan ko sa pamamagitan ng text. Nung una kasi ay mag-textmates lamang kami. At dahil sa likas naman sa kanya ang pagiging palakaibigan, ay naging magkasundo kami at dahil sa madalas naming komunikasyon, sa text at sa palagi ang paglabas namin ay nahulog naman ang loob namin sa isa't isa. Agad naman ako nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin siya kung pwedeng maging girlfriend ko siya. At tulad ng inaasahan ay pumayag naman siya. Pero kahit na umabot na noon sa 6 months ang relationship namin ay medyo naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko sa kanya. Mayroong pagkakataon na parang gusto ko siyang hiwalayan pero hindi ko noon magawa dahil na rin sa hiya sa mga magulang ng girlfriend ko. Pero Papa Dudut, ilang linggo bago ko umalis papunta ng ibang bansa para magtrabaho ay isang katotohanan ang nadiskubre ko tungkol sa girlfriend ko. Kahit na malakas ang ulan at nilalagnat ako ay nagpa siya akong lusubin siya sa kanyang bahay para kumprontahin. Aya, mag-usap nga tayo, ang sabi ko kay Aya noong gabing yon. Teka Egay, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Nagtataka naman niyang tanong sa akin. Ngunit nakita ko sa kanyang ekspresyon na kinabahan din siya dahil naramdaman siguro niya ang aking ibig sabihin. Tapatin mo nga ako. Anong papel ni Robert sa buhay mo? Diretsyang tanong ko naman sa kanya. Hindi naman siya kaagad nakapagsalita. Ano? Teka, ano ba yung sinasabi mo? Kinakabahan niyang sabi sa akin. Nagkaharap kami ni Robert. Inamin niya sa akin na meron kayong relasyon. At alam mo pa ang kinasama ng loob ko? Pinagmamalaki pa niya sa akin na may nangyari sa inyong dalawa. Ang sabi ko pa sa kanya habang umuubo. Hindi siya nakapagsalita, siguro ay nag-iisip pa siya ng pwedeng i-alibay. Pero halata ko sa reaksyon ni Aya na guilty siya. Alam mo, gusto ko itang saktan sa totoo lang. Pinipigil ko lang ang sarili ko kasi kahit na niloko mo ko, inananaig pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Halos maiyak ako nang sabihin ko yon sa kanya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to ha? Ano ba ang ginagawa ko sa iyong masama? Hirap na hirap ako ng sandaling yon dahil sa inaapoy na ako ng lagnat. Hindi ko mahal si Robert Egay. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Pero inakit niya ako. Oo, maaaring may nangyari sa amin. Pero hindi ko kagustuhan yon. Pag-amin niya sa akin. Hindi ko naman nagustuhan ang kanyang sinabi. Anong hindi kagustuhan? Huwag mo nga akong lokohin. Galit na wika ako sa kanya. Egay, maniwala ka sa akin. Ikaw ang mahal ko. Mahal kita. Insist niya sa akin. Pero hindi ko siya magawang paniwalaan noon. Patawarin mo na ako, nagmamakaawa niyang sabi sa akin. Walang kapatawaran yung ginawa mong panloloko sa akin. Minahal naman kita. Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Pero sa lahat ng ibinigay kong pagmamahal sa iyo, eto lang palang igaganti mo sa akin. Wala akong kalam-alam na pinagtataksilan mo na ako. Tama na Aya. Maghiwalay na tayo. Ang sabi ko sa kanya. Pero bago ko umalis ay umikot ang aking paningin at nawalan ako ng malay sa loob ng bahay ni Aya. Nagising na lamang ako kinabukasan na nakahiga sa sofa at inaalagaan ni Aya. Naroon din ang kanyang ina na noon ay dumalaw sa kanyang anak. Buti naman at nagising ka na. Halika, mag-usap tayo. Seryosong wika sa akin ang ina ni Aya. Sabi sa akin ng anak ko,
na nag-live-in na raw kayo. Ha? Ano pong sabi ninyo? Nagulat ako sa tanong nito at tahasang kong pinasinungalingan yon. Hindi po kami nagli-live-in. Nagli-live-in na po kami, inay. Sa katunayan po ay 6 months na po kami nagsasama. Pagsisinungaling naman ni Aya. Siyempre agad naman akong pumalag. Teka Aya, huwag ka namang magsinungaling. Kung ganun pala dapat ay magpakasal na kayo bilang magulang ni Aya. Ay nag-alala ako sa reputasyon ng anak ko. Hindi magandang pakinggan na binabahay mo lang si Aya. Ayaw kong maagrabyado ang anak ko kaya Egai, pakasalan mo na ang anak ko. Demand sa akin ng ina ni Aya. Pero hindi po kami nagli-live-in, pagmamatigas ko. Huwag mo nang itanggi pa Egai. Natutulog ka sa bahay ng anak ko. Imposible namang walang nangyayari sa inyong dalawa. Galit na wika ng matanda. Paano niyo masasabi na nagli-live-in kami eh? Wala nga kayong makitang gamit ko dito sa bahay ng anak ninyo. Wika ko sa kanya. Ngunit ininsist pa rin ang nanay ni Aya ang gusto niya. Pakasalan mo ang anak ko Egay. Naging maganda naman ang trato namin sa iyo. Tinuring kitang parang tunay na anak. At saka mahal na mahal ka ng anak ko. Panindigan mo ang anak ko bilang pagtanaw na rin ang utang na loob sa magagandang pagtrato na ibinigay namin ng asawa ko sa iyo. Ang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Napasubo kasi ako sa kasunduang ayaw ko naman talagang gawin. Hindi ko naman magawang tumanggi na ikasal sa girlfriend ko kasi nahihiya ako noon sa mga magulang niya. Kaya pagkatapos ng kontrata ko sa ibang bansa ay pinakasalan ko ang girlfriend ko. Doon na rin ako nagpasyang magtrabaho na lamang dito sa Pilipinas at swerteng napasok ako sa isang Japanese restaurant bilang assistant supervisor. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na sa bago kong trabaho ay makikilala ko doon ang isang babae na magpapabago ng aking malungkot na buhay may asawa. Inihintay ka ni Ma'am Jasmine sa labas. Mukhang sabay na naman kayong uuwi ha. Inform sa akin ng aking katrabahong si Wensi. Oo nga eh, kaya kailangan ko magpagwapo, ang sabi ko sa kanya. Napangisi naman ang aking kaibigan. Ikaw ha Egay, kung makaporma ka kay Ma'am Jasmine eh parang wala kang asawa. Hindi naman sa ganoon pero ayaw ko lang kasi na may maipipinta sa akin si Ma'am Jasmine o kahit sino man, katwiran ko. Pero pare, napapansin ko na super close kayo ni Ma'am Jasmine. Para kasi kayong may relasyon. Diretsahang sabi ni Wensi sa akin. Basta mag-ingat ka lang. Napatingin naman ako sa kanya at nagtataka. Bakit naman ako mag-iingat kay Jasmine? Tanong ko. Hindi mo ba alam na tinagurian ko worker killer yang si Jasmine? Aniya. Lalo naman ako nagtaka sa aking narinig. Co-worker killer? Teka, paano naman siya naging ganun? Mabait namang boss si Jasmine. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Kaya tinatawag na co-worker killer yang si Jasmine eh lahat ng mga lalaking workers dito sa restaurant eh hindi maiwasang mahulog ang loob sa kanya. Sa madaling salita eh lahat kami rito eh napaibig niya. Marami nga sa amin dito ang nag-a-agree na woman to die for si Jasmine. Kaya ayun, binansagan siyang co-worker killer, paliwanag ni Wensi. Nagulat naman ako sa aking mga narinig. Mag-iisang buwan pa lamang ako sa restaurant na yon pero aaminin kong marami pa akong dapat na malaman lalo na kay Jasmine. Maya-maya ay nakita naming muling pumasok sa restaurant si Jasmine. At agad itong dumiretso sa amin. Egay, ang tagal mo naman, una ng aking supervisor. Oo Ma'am Jasmine, sandali lang, konting ayos na lang sa sarili ko at aalis na tayong dalawa. Ang sabi ko naman sa kanya. Napangiti naman sa akin si Jasmine. Tapos na ang trabaho natin, Jasmine na lang ang itawag mo sa akin, wala nang ma'am. Wika niya. Nang matapos na ang aking pag-aayos sa sarili ay sabay na kaming lumabas ni Jasmine.
at nag-abang ng masasakyan papunta sa istasyon ng MRT. Curious lang ako. Kumusta naman ang trabaho ko bilang assistant supervisor? Tanong ko kay Jasmine. Ayos naman, very satisfied naman ako sa trabaho mo. At masasabi ko na hindi nagkamali yung employer natin sa pag-hire sa'yo. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Egai. Puri naman niya sa akin. Salamat sa pagtitiwala, Jasmine. Di bale, mas lalo ko pang pagbubutihin ang trabaho ko. Ang sabi ko naman. Anyway, nabalitaan ko pala na may asawa ka na. Tumango naman ako bilang sagot kay Jasmine. Oo, may asawa na nga ako. Napansin ko na tila na disappoint siya sa aking confirmation. Well, ang swerte naman pala ng asawa mo. Sabi na lamang niya sa akin. Maya-maya'y nag-ring naman ang aking cellphone. Nang silipin ko yun ay agad kong nireject ang tawag. O eh bakit mo nireject ang call? Asawa mo ang tumatawag. Tumango lamang ako bilang sagot kay Jasmine. Nag-worry lang siguro ang asawa mo kaya siya tumatawag sa'yo. Baka naman sa madalas nating pagsasabay sa pag-uwi eh pagsalosa na ako ng asawa mo. Sabi pa niya sa akin. Hindi yun. Hindi yun mangyayari. At saka bakit naman magsiselos ang asawa ko eh magkaibigan lang naman tayo. Paniniguro ko naman. Malay mo, ma-misinterpret niya. Wala tayong ginagawang masama, Jasmine. Magkaibigan lang tayong dalawa. At saka huwag kang mag-alala. Kilala ko ang asawa ko. Hindi siya silosa. Wika ko. Pagkatapos noon ay iniba na namin ang usapan at masaya kaming umuwi sa kanya-kanya naming tahanan. Papadudod si Jasmine ang supervisor ng Japanese restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Maganda, matangkad, sexy, masarap, kausap. At higit sa lahat ay may magandang ngiti. Palakaibigan din si Jasmine at kahit kailan ay hindi siya umabuso sa tungkulin niya bilang supervisor. Kaya naman masasabi kong gustong gusto siya ng mga kapwa ko empleyado ng restaurant na yon. Papadudot, araw-araw ay lagi kaming magkasama ni Jasmine sa pagpasok hanggang sa pag-uwi sa trabaho. Hanggang isang araw ay napapansin ko na lamang na palagi ko na siyang hinahanap. Naging excited din ako sa pagpasok sa trabaho para lamang makita siya at kapag alam ko na parating na siya ay nagpapabango at nagpupulbos na ako para fresh ang datingan ko kapag magkasama kami. At yun nga, Papa Dudut. Hindi ko na namamalayan noon na unti-unti nang nahuhulog ang damdamin ko sa kanya. Minado ako na mas mahal ko na si Jasmine kesa sa asawa ko. Inaamin ko naman na hindi ko minahal ang asawa ko kasi in the first place ay pinikot lamang niya ako. Samantala isang araw. Jasmine? Paano kung sabihin ko sa iyo na nag-aalinlangan ako noong sandaling yon kung ipagtatapat ko ba kay Jasmine ang totoo o hindi? Pero noong mapansin kong naghihintay ng kasagutan si Jasmine ay nagpa siya na rin akong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Mahal kita. Halatang nagulat si Jasmine sa aking sinabi at inakala pa niyang nagbibiro ako. Egay ha, ayan ka na naman eh. Ano yan, joke? Mukha ba ako nagbibiro ha, Jasmine? Seryoso kong tanong sa kanya. Pagkatapos noon ay natahimik kaming pareho at hindi siya makakibo dahil na rin sa pagkagulat. Simula pa lang nung unang beses na magkita tayong dalawa, talagang humanga na ako sa iyo. At heto nga, yung paghangang yun na-develop into love. Wika ko sa kanya makaraan ng ilang minutong katahimikan sa aming dalawa. Pero paano ka naman nakakasigurado sa mga nararamdaman mo para sa akin? Paano ko maniniwala sa iyo samantala may asawa ka na at kasal ka sa kanya? Ang wika pa ni Jasmine. Basta mahal na mahal kita. Masaya ako kapag kasama kita at aaminin ko sa iyo na mahal kita kesa sa asawa ko. Pagtatapat ko.
Samantala ay huminga ng malalim si Jasmine bago siya muling nagsalita. Egai, may aaminin din ako sa iyo eh. Mahal din kita. Kaso nagdadalawang isip ako kung pupursigihin ko ba itong nararamdaman ko para sa iyo. Ayaw kong manira ng pamilya. Ayaw kong maging dahilan para magkahiwalay kayo ng asawa mo. Ayaw ko na ako pa ang maging dahilan ng malaking problema sa buhay mo. Hindi ako nakakibo noon dahil na rin sa iniisip ko ang mga sinasabi sa akin ni Jasmine. May punto siya. Malaking problema ang kakaharapin naming dalawa kapag pumasok kami sa isang pinagbabawal na relasyon. Masisira ang aking pamilya. Magsasuffer ang aking anak. Bukod doon ay kakayanin ko ba ng konsensya ko na saktan ang kalooban ng aking asawa? Pero Jasmine, kung pipigilan natin ito ay magdurusa rin tayo, ang sabi ko sa kanya. Ngunit agad niya akong kinontra. Mas magdurusa tayo kung gagawin natin ang alam nating mali. Jasmine, kahit kailan, hindi naging mali ang magmahal. Malungkot na wika ko. Oo, hindi mali ang magmahal. Pero alam mo naman siguro kung ano ang mali, Egay. May asawa ka na. Sumumpa ka sa harap ng Diyos na mamahalin mo ang asawa mo. Paalala niya sa akin. Hindi ko kailanman minamahal ang asawa ko. Pinikot lang niya ako, Jasmine. At saka hindi ko siya makuhang mahalin kasi pinagtaksilan niya ako noon. Pagtatapat ko sa kanya. Pero asawa mo pa rin siya, Egay. Insist niya sa akin. Hindi mo ba alam kung ano ang pwedeng mangyari? Kung sakaling gawin natin ang kamalian yon, Egay? Marami ang magsasakripisyo sa gagawin natin. At saka hindi yon kaya ng konsensya ko. I'm sorry, Egay, pero ayaw ko lang ng gulo. Sana maintindihan mo ko, Egay. Yun ang huling sinabi sa akin ni Jasmine bago kami nagkalayo ng landas. Papa Dudut, despite of what happened ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagiging sweet kay Jasmine. Naging madalas ang komunikasyon namin sa text at palagi na kaming lumalabas para mag-usap at mag-date. Hindi ko alintana na may asawa ako kasi noong panahong yun ay wala na akong pakialam pa sa kanya. Sa kabilang banda kahit na todo effort pa rin ako ay hindi pinansin ni Jasmine ang pagmamahal ko. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Sinumpa ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat, mapasa akin lamang siya. Papa Dudut, ako yung tipo ng lalaking hindi madaling sumuko sa laban. Pinagpatuloy ko ang panunuyo ko kay Jasmine kahit nasabihing may asawa na ako. At nagtagumpay naman ako dahil isang araw ay nahulog din ang loob sa akin ni Jasmine. Papa Dudut, walang paglagyan ng tuwa ang nararamdaman ko nang sagutin ako ni Jasmine. At dahil sa masamang patakaran ng management ng pinagtatrabahuhan namin ay sabay kaming nag-resign ni Jasmine. Bagamat hindi na kami naging magkatrabaho ay madalas ko naman siyang dalawin sa kanyang boarding house. Doon ay pinaparamdam ko kay Jasmine kung gaano ko siya kamahal. Ginawa namin ang hindi ko dapat gawin dahil may asawa na ako. Pero hindi ko pansin yon dahil ang mahalaga ay masaya kaming pareho ni Jasmine at nagmamahalan kami. Papa Dudut, sa puntong ito ay inamin ko na mas masaya ako sa piling ni Jasmine kesa sa sarili kong asawa. Samantala isang araw ay hindi ko inaasahan na mabubunyag ng aking asawa ang aking tinatagong lihim sa kanya. Naliligo ako isang gabi nang bigla kong maalala na naiwan ko ang aking cellphone sa ibabaw ng ref. Natakot ako na baka mabasa ni Aya ang nilalamang messages ng cellphone ko. Kaya naman dali-dali kong binanlawan ang katawan ko at lumabas. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita kong hawak-hawak na ng asawa ko ang aking cellphone. Egay, magtapat ka nga sa akin. Sino si Jasmer? Nagdududang tanong ni Aya sa akin. Nagpapalitan kami ng text messages ni Jasmine pero inaba ko ang pangalan niya sa aking cellphone. Ginawa kong pangalan ng lalaki nang sa ganon ay hindi magduda si Aya sakaling makuha niya ang cellphone ko.
Kaso Papa Dudut ay mukhang may sinend si Jasmine na text message na siyang nagbigay ng pagdududa sa aking asawa. Para pagtakpan ang aking pagkakamali ay kunwari ay naggalit-galitan ako. Teka, bakit mo pinapakialaman ng cellphone ko? Anong karapatan mong basahin ang mga text message na natatanggap ko ha? May pag-uusig na tanong ko sa kanya. May karapatan akong basahin ito kasi asawa mo ko. Matapang niyang balik sa akin. Oo, asawa mo nga ako. Pero may privacy pa rin ako. Akin na nga yung cellphone ko. Counter argument ko sa kanya. Sagutin mo muna ang tanong ko, sino tong Jasmer? Pilit niya akong pinapaamin. Kasamahan ko sa trabaho, nag-aalinlangan kong sagot. Bakit, may problema? Ano ito, bakla? Pumapatrol ka sa bakla? Grabe, nakakashock yung text ng Jasmer na ito sa iyo. Pamwamwa chup-chup ha. Galit na wika ng aking asawa. Akin na nga yung cellphone ko. Diman ko sa kanya at wala namang nagawa si Aya kundi ang ibigay sa akin ang aking cellphone. Malakas ang kutob ko, Egai, hindi bakla o lalaki ang si Jasmer. Sinong babae yan ha, Egai? Kabit mo? Nanggigigil niyang tanong sa akin. Nagpa siya akong magsinungaling noon sa asawa ko. Huwag ka mag-isip sa akin ng masama, Aya. Wala akong kabit at kahit kailan, hindi pumasok sa isipan ko ang magtaksil. Teka, ako nga dapat na magtanong niyan sa iyo eh kasi ikaw, kilala kita, nanangaliwa ka na. Ibinalik ko sa kanya ang kanyang akusasyon sa akin. Napiko naman sa akin ang asawa ko at isang malakas sa sampal sa mukha ang aking natanggap mula sa kanya. Matagal na yun, Egai. Oo, maaari nagtaksil ako sa iyo dati. Pero pinagsisihan ko na yun. Naiiyak niyang sagot sa akin. Sa palagay mo maniniwala pa ako sa iyo? Hindi, at saka pakialam mo ba kung magtaksil ako? Kung kaya mo magtaksil sa akin noon, eh kaya ko rin. Pero hindi pa natatapos ang sasabihin ko nang makatikim ulit ako ng sampal sa kanya. Nagtaksil man ako sa iyo, pero hindi tayo mag-asawa noon. Pero ikaw, wala kang karapatang mangaliwa kasi mag-asawa na tayo. Galit na sigaw sa akin ni Aya. Huwag kang patawa, Aya. Basta sinabi ko na sa iyo, hindi ako nagtataksil sa iyo. Ngayon kung ayaw mo maniwala, edi wag. Hindi kita pinipilit. Wika ako sa kanya bago ko umalis at tumungo sa aking kwarto para magbihis. Hetong tatandaan mo, hindi ko paihintulutan na lokohin mo ko. Hindi ako papayag na may kahati ako sa iyo. Akin ka lang, Egai! Akin ka lang! Narinig kong sigaw pa ni Aya sa akin. Papa Dudut, kahit na nakakahalata na ang asawa ko noon ay pinagpatuloy namin ni Jasmine ang pagmamahala namin. Ilang beses na hinarap ng asawa ko si Jasmine. Sa kabilang banda ay pinaglaban ako ni Jasmine kahit na aminado siyang wala siyang kalaban-laban at karapatan dahil kabit ko lamang siya. Pero hindi ko hinayaang maapi si Jasmine at mas pinaburang ko siya kesa sa sarili kong asawa. Samantala, isang araw, anong karapatan mong lusubin si Jasmine sa boarding house niya? Kumpronta ko sa aking asawa. May karapatan akong lusubin siya kasi mga agaw siya. Dapat lang sa kanya ang pagsampalin at ingudngod sa sahig kasi kabit siya. Pagmamalaki niyang sabi sa akin. Ngunit sa sobrang galit ko ay pinagsasampal ko at kinaladkad papasok ng aming bahay ang aking asawa. Alam mo, Aya, pinagsisisihan ko na ikaw pa ang napangasawa ko. Nagsisisi ako kasi pinakasalan pa kita. Kahit kailan, Aya, hindi kita minahal, ang sabi ko sa kanya. Napakasama mo, Egai. Anong klase kang lalaki? Hysterical na wika ni Aya pagkatapos ay humagulhulito. Aya, oo, maaaring asawa mo ko. Pero kahit kailan ay hindi kita makukuhang mahalin. Kinakasuklaman kita. Kinakamuhian ko kayo ng mga magulang mo. Paninisi ko pa sa kanya. Huwag mong idamay dito ang mga magulang ko. Galit na balik sa akin ang asawa ko. Ngunit nagpatuloy lamang ako. Salot ang mga magulang mo. Kung hindi dahil sa kanila, sana masaya ako sa buhay ko ngayon.
Kung hindi dahil sa pamimilit nilang maikasal sa'yo, sana masaya ako kapiling ngayon si Jasmine. Oo, Aya, mahal na mahal ko siya. Siya yung pinapangarap kong makasama at pakasalan. Hindi ikaw, ang sabi ko pa sa kanya. Alam kong nanlumo si Aya nang marinig niya ang mga sinabi ko. Bakit? Anong meron ba sa Jasmine na yan na wala sa akin? Binigay ko naman sa iyo ang lahat. Nagpakabuti akong asawa sa iyo. Minahal kita. Hindi pa ba sapat yon para mahalin mo rin ako? Wika niya. Sige, pagpatuloy mo yung pangangabit mo. Pero sinasabi ko sa iyo, Egai, gagawin kong miserable ang buhay ninyo ni Jasmine. Hindi ko kayo titigilan. Idedemanda ko ang babaeng yon. Pagbabanta pa niya. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Hamon ko pa sa kanya. Talaga? E paano yung mga pagbabanta sa iyo ng mga magulang ko, Egai? Hindi sila magdadalawang isip na ipapatay ka. Tututuhanin nila yon. O baka naman gusto mo na si Jasmine ang gawa namin ng hindi maganda. Pagbabanta pa ni Aya. Pero hindi ako nagpatinag noon, Papa Dudut. Basta simula ngayon ha. Tinatapos ko ng ugnayan natin dalawa. Wala akong pakialam kung magdemanda ka o ipapatay mo pa ako sa kung sinong Herodes dyan. Heto lang ang tatandaan mo, Aya. Hindi ako natatakot sa iyo. Panduduro ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay nagbalak na akong lumabas ng bahay. Sige, kung aalis ka, mag-iskandalo ako. Ilalabas ko ang mga baho mo. Panibagong banta niya sa akin. E di ilabas mo. Sino ang magmumukhang kawawa? Ikaw. Sasabihin nilang napaka-desperada mo. Sarkastiko ko pang wika sa kanya. Sige, Egai, umalis ka. Iwanan mo ko. Pero hetong tatandaan mo. Magpapakamatay ako. Wika niya pagkatapos ay mabilis na tinungo ang kusina. Pagbalik niya ay may hawak na siyang kutsilyo at balak na niya yung itarak sa kanyang leeg. Nakikita mo itong kutsilyong hawak ko? Isasaksak ko ito sa leeg ko. Sige, iwanan mo ako. Pagbabanta pa niya sa akin. Siyempre nataranta ako sa kanyang gagawing pagpapakamatay, kaya sa huli ay nag-decide na lamang ako na ipagpaliban muna ang aking pag-alis. Samantala, Papa Dudut, doon ay unti-unti nang nag-iiba ang sana'y magandang relasyon ko kay Jasmine. Dahil sa maraming humahadlang sa amin, nariyan ang mga magulang ng asawa ko na madalas magbanta sa akin na ipapapatay nila ako once na iniwan ko ang anak nila. May pagkakataon pa ngang ikinulong nila ako sa isang lugar at hindi na pinalabas pa. Papa Dudut, dahil doon ay unti-unting gumuho ang mundo ko. Si Jasmine lang kasi ang buhay ko at tanging pinapangarap kong makasama. Kaya nga sobra ang panghihinayang ko dahil hindi ko siya nakilala ng mas maaga. Sa kabilang banda, dahil na rin sa sunod-sunod ang mga pagbabanta ng mga magulang ng asawa ko sa akin at kay Jasmine, ay nag-decide na rin akong pakawalan ng babaeng mahal ko para na rin sa kanyang siguridad. Egai, bakit hindi na lang tayo magtanan? Magpakalayo-layo tayong dalawa. Pupunta tayo sa lugar na hindi tayo matutunto ng asawa mo at ng mga kamag-anak niya. Suhestyon niya sa akin. Ngunit tinutulan ko ang kanyang gustong mangyari. Hindi tayo magtatanan, Jasmine. Napatingin naman sa akin ang aking kabit at tila naghihintay ng kasagutan sa akin. E ano nang gagawin natin? Hanggat may relasyon tayo, hindi tayo titigilan ng asawa mo. Samantala, huminga naman ako ng malalim at nagpatuloy. Jasmine, hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka tinitigilan ng misis ko? Tapos, hindi ka ba natatakot sa mga pagbabanta sa iyo ng mga magulang niya? Tanong ko sa kanya. Hindi ako natatakot, Egai. Kahit na sabihin pa niyang idedemanda pa niya ako, wala akong pakialam. Handa kong harapin si Aya. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Insist pa ni Jasmine sa akin. Sa totoo lang ay nakukonsensya na ako.
Hindi kakayanin ang konsensya ko na may mangyari sa iyong masama, Jasmine. Mahal na mahal kita, kaya ayaw kitang mapahamak. Wika ko. Kaya makikipaghiwalay na ako sa iyo, pag-amin ko sa kanya. Natigilan si Jasmine at kitang-kita ko na gusto niyang umiyak sa aking harapan. Egai, huwag ka naman magbiro sa akin ng ganyan. Gusto ko nang itigil itong relasyon natin, Jasmine. Mahal na mahal kita pero kailangan kong gawin ito para na rin sa ikakatahimik ng buhay mo, paliwanag ko. Pero mahal kita, Egai, insist niya sa akin. Pero nagpatuloy ako sa pagsasalita. Simula nung dumating ako ay gumulo na ang buhay mo. At saka natatakot ako kasi hindi sa lahat ng oras maipagtatanggol kita laban sa mga taong mananakit sa iyo. Jasmine, sana mapatawad mo ko. Sa puntong yon ay umiyak na si Jasmine sa aking harapan. Gusto pa niyang subukan na bawiin ko ang aking sinabi ngunit buo na noon ang desisyon ko. Kaya sa huli wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lamang na tapos na kami. At yun nga, papadudo, tuluyan ko nang pinalaya si Jasmine dahil alam ko na hindi siya patatahimikin ang misis ko. Ayaw ko siyang masaktan o mapahamak ng dahil lamang sa akin. Kaya kahit na masakit sa akin ay kailangan ko na siyang palayain at kalimutan. Sa ngayon, papadudo, ay wala na akong balita pa kay Jasmine. Tungkol naman sa amin ang asawa ko ay mas lalong lumala ang sitwasyon namin. Kalbaryo ngang may tuturing ang pakikisama ko sa misis ko. Kaya madalas kong hilingin na sana'y mamatay na lamang ako kesa mabuhay na punong-puno ng pagdurusa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking sulat and thank you in advance. Kung mapipili po ninyong ma-upload sa inyong YouTube channel ang kwento ko. More power sa Papa Dudut Stories at sana'y magpatuloy pa ang pamamayagpag ng inyong napakagandang programa. Lubos na gumagalang, Egai. Kalbaryo ang buhay ninyong mag-asawa dahil palagi mong iniisip na masama ang iyong asawang si Aya. Palagi mo siyang sinisisi sa pagkakamali niya sa iyo dati at niminsan ay hindi mo siya sinubukang patawarin. Kalbaryo ang buhay mo dahil mas tinitingbang mo ang galit sa iyong asawa. Kung ganyan lamang ang iyong pagsasama, ay mabuti pang maghiwalay na lamang kayo. Kasi kung mananatili kayong magkasama at palagi kayong nagkakasakitan at nag-aaway ay lalaki lamang ang problema ninyo. At makakaapekto ito sa inyong kalusugan, physical man o emosyonal. Egai, hindi mo kayang ibigay kay Aya ang pagmamahal na hinihingi niya. You deserve peace of mind. She deserves a better man. Kaya hanggat maaga pa ay isettle ninyong dalawa ang dapat ninyong isettle bago kayo maghiwalay. Unless Egai, kung magde-decide kang magbago at tatanggapin mo ang nakaraan ng iyong asawa. Hindi naman siguro huli pa ang lahat para mahalin mo at patawarin si Aya. Umaasa pa rin kami na magkaroon ng katiwasayan ang inyong buhay. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories YouTube channel. God bless sa'yo. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.